siguro inaano for the group. And yun din yung mga siguro nag-guide sa amin from before na parang syempre parang kahit pa paano maliliit na bagay na parang sinabi nila sa personality development, for example, si yung dati si Miss Hong, 'di ba, nagre-remind din siya na minsan na parang kahit pa paano wag lalaki ulo natin, wag keep our feet on the ground, yung mga ganun, yung mga mentor namin is tell before, ganun po, na parang pag na-feel niya na, oh ano, magaling ka na sumayaw, tingin mo, ano ka na, superstar ka na, ganun. Parang may mga pumipigil din po. So parang hindi siya lumalabas sa ano namin. Hindi siya lumalabas dun sa... Bago pa lumaki yung balloon, pinuputok na nila. Opo, parang ganun. Kasi aware naman kayo eh. Yun yung maganda sa inyo. Aware kayo na ang laki ng fandom ninyo. Aware kayo na sumasangguni sila, nakikipagkwentuhan sila sa inyo. And actually, yung last time nga, no, nung naghahanap ako ng mga fans ninyo, yung mga nahanap ko from Pennsylvania. Parang ganun! Oo, tapos Jensen. Talaga, grabe, dulo to dulo ng mundo, di ba? Pero hindi ko rin po mafufuli masasabi na siyempre, hindi din lumaki yung ulo namin kahit papaano. Nagkaroon din po kami ng ego at kahit papaano, naging mas confident na po kami kaysa before na parang feeling namin out of place kami lagi. Kapag pupunta kami, siyempre, nung mga nag-start pa lang po kami, talagang iniisip po namin na medyo natatakot po kami. Pero ngayon po parang, alam niyo po yun, na dati nahihiya pa kami pag tinatanong, anong trabaho mo? Hindi po kami makasagot eh kasi siyempre, wala naman po naniniwala sa ginagawa namin before. Na, tama? Kayo pa lang yung ganyan manamit nun. Kayo pa lang yung talaga nag-aayos ng buhok. Opo. Kaya diba, po, yung sagot na lang po namin, parang safe na lang. Kung ano yung previous job namin, yun lang po yung sasabihin namin eh. Ngayon po, at least proud na po kami na nasasabi na po namin na kakantahin na lang namin yung kanta namin. Alam na nila eh, parang ganun. So, yun po. Pleasers kayo, kumbaga. Eh, ito naman, alam ko naman, sabi nyo nga, hindi perfect ang buhay, may kanya-kanya kayong problema, but you got to stick it out. Parang ito na ba ang regalo nyo sa fans nyo, itong third anniversary concert ninyo? Or may aabangan pa ba kami sa December? Siguro po, masabi ko lang po, isa to sa mga malalaki na regalo namin for our fans, but we will not stop giving gifts for them. So, ayun pa. You'll be the gifts that keep on giving. Pero ano sa po ba gusto nila? 20. Pero po, syempre po, siguro, sana po, if ever man matapos na po itong concert namin at mag, ano po, pwede na yung live audience, ulitin po sana namin to sa mga iba't-ibang lugar. Para po, ano talaga, ma-experience talaga nila yung live audience, yung feeling ng nasa concert talaga. Kasi, alam ko naman na yung 18 and syempre yung members ng SB19, yun po talaga yung inaabangan. Hindi lang po, lahat po ng artist talaga, yan ang inaabangan. Dati naaalala ko nga nung ano eh, nung unang beses kayo nila launch pala kayo, nag-guest kayo sa News 5 Features, ako yung host niyo noon. Tapos nakita kong gaano kayo kasabay-sabay sumayaw. Alam mo, maski ako nga, 'di ba? Like looking back years ago, na-shock ako, parang wow, alam mo to, it's here and right now you guys are here. Ang layo na talaga na narating ninyo. Ano 'yun? Ano naman yung iregalo niyo? Deserve naman sa sarili niyo ngayong Pasko. Anong investment ang gagawin niyo? O kahit splurge. Rest. Yun talaga yung pinakamasarap na regalo eh. Siguro yung pahinga din po. And peace of mind. Siguro kasi minsan pag ano ka na rin po sa ghetto, parang dire-diretso po. Minsan okay din yung nagpapahinga ka for a while. Tapos mamimiss mo ulit, balik ulit. Para mas maging productive siguro po. Ganda nun. Touché. And ito, SB19, congratulations din dahil na-nominate kayo, no? Just recently sa EMAs. And of course, syempre binalita rin natin yun. Bukod dito, may sabi nyo nga, the world is slowly opening up. Kung bibisita kayo sa mga 18 natin sa ibang bansa, sino uunahin nyo? Parang ang dami pa. Mahirap po yan. Kung ano yung maunang door na parang alam nyo po yun, parang medyo convenient for everyone na kahit papaano yun talaga yun siguro yung pinakauunahin kasi mahirap po yung parang pagsabay-sabay naman natin, di ba? So kahit ano pong mauna na tumugma sa schedule at tumugma sa parang convenient for everyone, yung talagang ano lang mapupuntahan po kaagad. Hopefully magkaroon po kami ng world tour para lahat po sila mapuntahan.
Oo, totoo yan. Alam mo, hindi malayo na may mag-invest para yung logistically speaking, magawa yan. That can happen. Pero yun na nga, no? Ready na ba kayo? Well, malayo pa tong tanong na to, no? Na alam naman natin kasi dumog kayo, eh. Dumog din pag kayo. Kasi sa pinakamalaking investment din, security. Diba? Napag-uusapan nyo na ba yan? Real talk, oy, ang dami talaga. Hindi niyo kasi ngayon sa online niyo nakikita eh. So syempre ang tagal din na puro online, 'di ba? So baka hindi niyo na masyado maalala yung dumog sa inyo ngayon, siguro lalo pa. Na-experience na po namin before, malala na siya. Hindi ko lang po alam ngayon. Parang hindi po namin ma-imagine ngayon. Sa totoo lang ngayon, naisip namin na bawal na po talaga yung parang ginagawa namin before. So, hindi ko rin po alam paano mangyayari yun, kung ibabalik yung live concerts ngayon at live events. So, trust the process or trust the securities na lang din po talaga. Yung producer nyo na yung dapat mamoblema dyan, di ba? Pero ito, bilang isa sa pinaka-influential na grupo, will you be open about your politics, your beliefs? Anong stand ng SB19 pagdating dito? Siguro po, individually, kasi magkakaiba rin kami ng beliefs eh. Pinakamagandang answer po dyan, respect each other's beliefs. Kasi hindi naman po kami kailangan mag-away para sa magkakaibang di ba? Kumbaga, kanya-kanya lang po ng pinanggagalingan, kanya-kanyang environment lang po na kinalakihan, at respetuhin lang po yun. Kumbaga, hindi naman yun importante na ipaglaban namin lagi yung kailangan, pero respetuhin lang isa't isa, okay na. Ang ganda nun. Kasi usually, di ba, yung may mga clout na nililigawan. I'm sure naliligawan din kayo. Pero ang ganda na sinabi nyo na ganito kaaga pa lang. Pati kami, iba-iba, hindi kami pare-parehas ng bobotohin. Pero ang maganda ro na example sa 18s ay respetuhin nyo kung sinong gusto ng kapwa nyo. Maganda yun. Opo, basta magtulungan kami. Ganoon naman po eh. Siguro, pinakaalo naman dyan, basta lahat po tayo, kahit anong paniniwala natin, basta tayo magtulungan, pag mayroong sakuna, syempre, pag hindi tayo nagtulungan, mag-away pa tayo, lalo lang magiging worse yung scenario eh, di ba? So, mas maganda po siguro magtulungan na lang para mas mag-work pa yung mga bagay-bagay, di ba? And of course, may gusto kayo dagdag? Okay na po. Okay na, ayun na. Pero guys, congratulations again for your and thank you for your time. Please, eto na, invite everyone sa concert ninyo. Not one, pero ilang araw ba ito? Tama ba? Yes po, you can watch our concert sa November 27 and 28 po, 5 p.m. Philippine time, and you can get your tickets po at sb19ozone.com. So, ayun po, sana po mapanood nyo. Maraming salamat po. Of course, maraming salamat for your time and stay safe, guys.